Nagsampa ng panibagong reklamo si COMELEC Chairman Andres Bautista laban sa kanyang misis na si Patricia at pati na sa tagapagsalita nitong si Attorney Lorna Kapunan. Kaugnay ito ng illegal di manong pag-access ni Mrs. Bautista ng computer, tablet device at email ng COMELEC Chairman. Pinabulaanan din ni Chairman Bautista ang sinasabi ng kampo ng kanyang misis kaugnay ng hinihingi nitong settlement. May report si Vicky Morales. Ipinakita sa GMA News ni COMELEC Chairman Andres Bautista ang demand letter na ipinadala ng kanyang asawang si Patricia. Mula Nobyembre noong nakaraang taon, nagsimula na ang negosasyon sa pagitan ng mag-asawang Bautista kung magkano ang dapat mapunta kay Patricia at sa mga anak. 500 million pesos daw ang hinihingi noon ng kanyang kabiyak na ibibigay sa tatlong installment kasama ang dalawang unit sa Pacific Plaza Towers. Ang abogado noon ni Patricia na si Attorney Lorna Kapunan ang nakapirma rito pero hindi natuloy ang kasunduan ito. At sabi ko nga, yung pagkuha ng pera mula sa aming joint account, $117,000, 250,000 pesos, yung pagnakaw ng mga dokumento, pagnakaw ng aking iPad, yung mga ganito, hindi siya yan. Kaya hindi ko talaga alam kung sino nagudyok sa kanya. Maari niyo bang pangalanan kung sino yung nag-aabiso sa kanya? Yung mga abogado niya eh. Ang sinasabi ng kampo ni Patricia, 260 million at hindi 620 million pesos ang kanyang hinihinging settlement. Tapos ito pa, di ba yung sinasabi ngayon, yung 620 million, okay. 620 means anong sinasabi nila na 1.3 billion yung aking pag-aari. Hindi po totoo yan. Pero yung 620 na narinig ko naging nagkamali daw, 260. So nagkamali. Pero may mga dokumento na nagpapakita. Ang hinihingi talaga nila ay 620. So sabi ko nga, Vicky, in the end, hayaan na natin ang korte. Ipinakita rin ni Chairman ang dapat sana ay joint statement na ito nilang mag-asawa na may petsang May 2017. Dito sinabi na bibitawan na ni Patricia si Kapunan bilang abogado dahil wala nang tiwala si Patricia sa kanya. Si Kapunan din ang itinuro ni Patricia na nag-utos na kunin ang mga dokumento ng asawa sa bahay nila. Nasa draft letter na alam na ni Patricia bago pa sila ikasal na maraming investment ang asawa kasama ang mga magulang at kapatid at aayusin na nilang mag-asawa ang problema. Pero sa huli, hindi nagkasundo sa joint statement ang magkabilang panig. Well, sa totoo lang, hindi ko naman ano, na ito lang no, na yung ewan ko kung bakit niya ginawa ito. Talagang yung hanggang ngayon hindi pa talaga ako makapaniwala na pera-pera na lang ba? Isa raw sa kanilang madalas na pagtalunan ang tungkol sa pagiging gastador daw ni Patricia at pagiging kuripot naman daw ng COMELEC chairman. Tanggap ko, pero ganyan, as in yung pagiging kuripot is a relative term eh, di ba? Nakatira tayo sa isang condo na nasa Fort Bonifacio na medyo mamahali naman. Ako rin na medyo nga sa pera, medyo hindi siya magaling humawak ng pera. Okay. Yung pong credit card bill, nangyari po yun 2012 or 2013. Gusto niya akong bayaran, okay. Pero wala na rin yun. At in fact, gumawa pa siya ng promissory noon. Binigay niya sa akin, tapos nung babayaran daw niya ako every month. Pero isa yun sa mga dokumentong nakuha rin. Kaya wala na rin akong prepa, pero siguro huwag na nating anuhin. Yes. Alam mo yung sa credit, huwag na natin. Naunang sinabi ni Mrs. Bautista na ang 3.2 million peso credit card bill ay para raw sa gastusin ng kanilang mga anak kabilang na ang preschool tuition nila. Vicky Morales, GMA News.